everyone, welcome back. Body and Sense here. Kamusta kayo people? I'm back again with another video na naman para sa inyo guys. So for today's review, ang i-review natin is yung bagong flanker from Victoria's Secret. And if nakita niyo yung previous post ko sa Instagram, yung Bare Vanilla Cashmere, ayan. So pinakita ko sa inyo guys. Actually, marami akong in-order na Bare Vanilla or mga Victoria's Secret online. More than 20 bottles last week. But yung dumating is dalawa lang, yung Bare Vanilla Cashmere. And I'm not sure kung bakit yung iba hindi pa dumating. And hopefully, hindi nila i-cancel yung ibang orders ko. Kasi marami akong suki na nag-aantay guys ng Bare Vanilla or Victoria's Secret bottles sa Pilipinas. So hopefully, darating siya this week. Meron pa akong Love Spell Cashmere, meron akong Pure Seduction Cashmere na in-order, at saka Velvet Petals Cashmere, but hindi siya dumating. So hopefully, darating na sila guys para ma-review natin sila. Kasi I'm so excited sa cashmere na version ng Victoria's Secret. So ayan siya. Actually, gustong-gusto ko talaga itong bottle na yung packaging guys, yung nude color as in, sobrang ganda talaga niya, very elegant. Tingnan niyo, mahilig ako sa mga nude colors guys, tingnan niyo. Mahilig ako sa mga nude, ganun, mga white, black, mga colors yan. So and I love this one, diba, sobrang ganda. And ito yung mga trending na mga kulay guys sa mga, alam mo yung mga fashion, mga clothing yun. Sa makikita nyo sa Instagram. So, mga nude, mga stripes, ganun. Diba? So, I love this color. I really, really love this color. So, makikita nyo guys, meron siyang parang orchid na bulaklak sa background. Ayan. Close up natin. Love, love, love this. Ang cap is really nice. So, ayan siya. Bare Vanilla Cashmere. Ayan. Ito yung likuran niya. Makikita nyo yung fragrance notes niya dito. And ito yung bottom niya guys, just ano, sticker lang ng serial number, wala siyang price tag. Compare mo siya sa Bath & Body Works, yung Bath & Body Works, meron talaga siyang price tag na nakatatak dito. So, ayan. Ah, I love this guys. So, actually, na-try ko na siya kahapon, kasi gusto ko lang itry yung longevity niya, and plus kahapon sobrang init. And then, kanina, na-try ko siya, na-spray ko siya dito kanina. So for the notes ng Bare Vanilla Cashmere, guys, plush patchouli, vanilla orchid, all wrapped up in Bare Vanilla. So, ayan pala siya. Ang ganda talaga ng kulay. I love it. So, na-spray ko na siya kanina dito, guys. So, alam nyo, yung first spray, nung na-try ko itong Bare Vanilla Cashmere, nangingibabo talaga yung plush patchouli. And patchouli, guys, it's a love and hate relationship para sa akin. Kasi minsan, hindi ko siya gusto pag sobrang matapang na siya. And meron ding times na gustong-gusto ko siya. Pag, alam yung, depende siguro sa pag-mix ng, ano, ng scents, ganun. But, this one, guys, once in-spray mo na siya, yung initial spray niya, yung mangingibabaw talaga is yung plush patchouli. But ito yung plush patchouli, guys, na gustong-gusto ko siya. So, ano siya? May pagka-sweet, may pagka-warm, woody, musky na scent. But andyan pa rin yung, ano, yung Bare Vanilla na DNA. So, plush patchouli dito guys, sobrang ganda niya. If I think if na-try niyo yung Into the Night, tapos Into the Night plus combination ng Bare Vanilla, parang light version ng Into the Night i-combine mo siya sa Bare Vanilla, parang ganun yung amoy niya para sa akin. Sobrang ganda. Alam niyo, gustong-gusto ko yung Into the Night and gusto ko din yung Bare Vanilla, but parang tinumbay nila yung amoy dito sa Bare Vanilla Cashmere. Sobrang ganda. But this one, it's very soft, creamy, sweet, but not sugary sweet. It's just like soft, sweet. Ang ganda. Ganda talaga ng amoy ng Bare Vanilla Cashmere. Andyan yung Vanilla Orchid. So, pag in-spray mo yung siya, at first, nangingibaba yung plush patchouli, but yung vanilla orchid is nagbibigay siya ng, alam mo yung creamy, sweet, na fruity floral na amoy. Na sobrang ganda.
Yung fruity floral niya na amoy is parang jasmine dito. Yun yung naamoy ko dito. Na sobrang ganda. And overall, parang binabalance out niya yung amoy ng patchouli. And this one is yung fruity floral na scent niya is nagbibigay siya ng feminine but at the same time sexy, seductive, woody, musky na scent. Itong Bare Vanilla Cashmere. I really love this, guys. Na-try ko yung ibang flankers. Ang nagustuhan ko sa Bare Vanilla so far ng mga flankers na na-try ko before, Bare Vanilla Untamed. But nung na-try ko itong Bare Vanilla Cashmere, so far ito yung kinaka nagustuhan ko sa lahat. Kasi alam niyo naman ako, guys, meron akong sensitive na ilong and this one, it's really nice sa aking ilong. For me, is lighter version siya ng original Bare Vanilla. And may pagka-musky, may pagka-woody. At the same time, sweet. Kind of like sweet, creamy, fruity floral na scent. Ang Bare Vanilla Cashmere. It's a perfect scent for fall. Ito yung masasabi ko. Perfect scent for fall. Perfect scent sa evening. If meron kang mga parties sa evening. And it can be your signature scent also, this one. And yesterday, ginamit ko siya sa sobrang, init. But so far, matagal siya. Tumagal siya sa akin like, ginamit ko siya 9 a.m. and then until 2, andyan pa siya. So probably mga ilang oras, 9, 10, 11, 12, 1 to 5 hours, naamoy ko pa siya itong Bare Vanilla Cashmere. So far, so good yung longevity niya. And I really love this scent, guys. I would recommend this na itry nyo itong Bare Vanilla Cashmere kasi sobrang ganda talaga niya. So yun lang yung masasabi ko, guys. And if you try nyo na siya, let me know in the comments kung anong masasabi nyo. So that's it for today.